Hindi nga po inaasahan ng marami na matapos ng mainit at maalinsang panahon kahapon, e bigla na lamang bubuhos ang malakas na ulan na may kasama pang mga butil ng yelo. At para ipaliwanag ito, mga kasama natin sa linya ng telepono si Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Servando. Live po kayo sa Kapit Balita. Magandang umaga, Ms. Maris, at okay, sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong program. Sir, pakipaliwanag naman po, bakit po ba o anong dahilan kung bakit umuulan ng yelo? Ang nangyari kahapon, ito pong tinatawag natin na hailstorm, no? Isang uri ito ng thunderstorm, malakas na thunderstorm, at ito ay karaniwan na lalong-lalong na dito sa atin kapag ito ay mainit na panahon, no? Nakaroon siya ng pagbagsak ng maliliit na butil ng yelo. Ito yung hailstone at tinatawag natin. Dahil po malakas ang thunderstorm kahapon, nasabi ng isa ang aming kasamang forecaster na within the thunderstorm ay may mga updrafts or downdrafts, no? Mm-hmm. Ito yung malalakas na hangin, no? Na paakyat pababa. Now, itong pag malakas na hangin na paakyat, ito yung nagdadala ng water droplets pataas, high enough na umabot ito sa freezing level, at ito ang dahilan na naging namuo ang yelo. At kapag ito ay mabigat, ito ay bumabagsak, hindi nag-dissipate, at ito ay nakarating sa ground. Now, ating matandaan kahapon, ang thunderstorm ay sinabayan ito ng malakas na pagulan. Uh-huh. At nakarinig tayo ng malakas na kulog, no? At kidlat. Patunay lamang na ito ay malakas na thunderstorm. At ito ang kataas ng clouds, ang uri ng clouds na itatawag natin, ito pong cumulonimbus clouds, umabot ng more than 6 kilometers and kuminsan nga 10 kilometers. Dahilan na ito yung pangyayari nito, yung hailstone, yung mga maliliit na mga butil ng yelo ay bumagsak. Mm-hmm. Itong araw pong mga cumulonimbus clouds na ito, bukod sa mga ulan, malakas na hangin, tsaka yung mga kidlat at kulog, bukod din sa mga pag-ulan ng yelo, minsan may kaakibat daw ito ng ipo-ipo? Tama po, although hindi lahat ng mga thunderstorm ay mag-develop ng isang ipo-ipo or tornado, subalit ito ay posible, no, kapag talagang malakas ang thunderstorm. Subalit dito naman din ang ipo-ipo tornado ay hindi kasing lakas o katagal kagaya ng mga tornado na observed sa ibang country like yung US na ito sa atin. Posible po nang nangyaring panandali ang paglakas ng hangin kahapon, at ito ang na-observed kahapon na ipo-ipo. Oo, sir, ito po bang kasi kahapon may mga balibalita na kaya na basag daw talaga itong salamin doon sa isang fast food chain, dahil daw sa napakalakas na hangin na ipo-ipo raw ang dahilan. Tama po ba yun? Posible po. Subalit ang malakas na thunderstorm ay talagang malakas ang hangin. Sinabayan pa ito ng malakas na pag-ulan. At yung pagbugso, no, yung dust, ay maaring isang dahilan na bakit may mga nasirang salamin, no? Yun ang ating posibleng observation natin, ano? Hindi talagang malaka yung siguro nagkaroon ng ipo-ipo but short-lived, no? Otherwise, talagang maraming areas ang naapektuhan, but doon lang siya focused sa isang area, no, doon sa Francisco del Monte sa May Quezon City. Now, ito mga pangyayaring ito ay pangkaraniwan kapag itong medyo in the morning ay mainit at very humid, at inasa natin na in the afternoon talagang may mga thunderstorms activity simula tanghali hanggang early evening. So habang ito ay papalapit sa summer, makakaranas tayo ng may mga isolated na mga thunderstorm na pangyayari ito dahil sa ganitong mga panahon. Alright, maraming salamat po, Dr. Nathaniel Servando ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo. Wala naman, maraming salamat po.